Sumailalim sa Shepherdess Personal Development Seminar Level 1 ang 19 na asawa ng pastor sa Southern Luzon Mission. Ang seminar ay bahagi ng Ministerial Spouses Continuing Education Program ng nasabing misyon na naglalayong pagyamanin at patuloy na pasiglahin ang paglilingkod ng mga asawa ng mga pastor. Ang iba pang detalye, balitang hatid ni Dominic Bareha. Ministerial Spouses Continuing Education ang naging tema ng naganap na Shepherdess Personal Development Level 1 Seminar na isinagawa sa compound ng Southern Luzon Mission, dinaluhan ng 19 ng mga asawa ng pastor ng buong Southern Luzon Mission. Nag-umpisa ang programa gabi ng Miyerkules, October 14, kung saan ay pinangunahan ng Southern Luzon Mission Executive Secretary Pastor Renante Bareha bilang keynote speaker, at sinimula ng unang topiko patungkol sa Enriching Your Walk with God na pinangunahan ng SLM Women's Director Ms. Salve Betito. Sabado naman nang pinagpatuloy ang mga topiko na patungkol sa Shepherdess and Self-Esteem at Advancing Her Level of Education na pinangunahan ng SLM Ministerial Spouses Association President Mrs. Dolly Franche, Prayer in the Lives of Women ng SLM MSA Coordinator Mrs. Elsa Itosis, at Shepherdess as a Disciple of Jesus ng former Women's Ministries Director Mrs. Edena Lumbao, How to Study the Bible naman ng SLM President Pastor Joven Itosis. Napuno ng kaalaman ang bawat naroon at masayang nag-aral ng patungkol sa Biblia, kung paano gawin ang mas maayos at klarado ang pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. Tunay na nabiyayaan ang aming ginawang training sa 2 araw. Natutuwa ako sapagkat napakaraming mga bagay na inibahagi sa amin ang aming mga tagapagsalita na tunay na makakatulong upang kami ay patuloy na maging masigasig sa paglilingkod kasama ng aming mga asawa. Tunay po na napakalaking biyaya ito sa akin bilang isang asawa ng magagawa, sapagkat pagkaminsan ay napakaraming mga pagsubok na pagkaminsan ay mahirap lampasan. Pero sa pamamagitan ng aming mga napakinggan, ako po ay na-refresh na God is in control of everything. Layunin ang pagtitipon na ito na mas matuto pa ang mga ministerial spouses sa gawain ng Panginoon katulong ng kanilang mga asawa. Gamitin at paunlarin pa nila ang anumang ipinagkaloob ng Diyos na talento at kaalaman at panahon upang madami pa ang makaalam ng mga salita ng Panginoon. Mula sa Southern Luzon Mission, nag-atid ng mga balitang may pag-asa. Ako po si Dominic Bareha, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.